What's up everyone? Mark Paragas here and nandito na naman tayo. Nandito naman tayo. Parang may video na tayo, 'di ba? So anyway, hello guys, it's me again, Mark Paragas. So kung napanood niyo yung ating previous video, nandito tayo sa NAIA Terminal 3. Tinour ko kayo sa airport para naman at least hindi kayo maligaw kung may mga flight kayo at alam niyo yung mga gagawin ninyo, yung mga step-by-step guide na mga bagay-bagay or mga things to do here sa airport kapag may mga domestic or international flight kayo. And ngayon guys, for today's video is magkakaroon tayo ng comparison ng tatlong airline lounges dito sa NAIA Terminal 3, yung A-Lounge, yung Pags, at saka yung Marhaba. Ang nakita ko pa lang guys, yung A-Lounge, which is open siya. Tapos dito naman sa kabilang side, yung Marhaba Lounge at saka yung Pags. Pero hindi ko pa sure kung open. Mamaya pupunta tayo doon. Mag-i-intro muna tayo dito. So, kung first time yung sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And you can also follow me on my other social media accounts. We have Facebook and Instagram. So just search for Mark Paragas. Tapos may TikTok tayo pero wala pa tayong mga videos guys. So soon. Sobrang laking advantage guys kapag meron kayong mga credit cards na may free access sa mga airport lounge. Kasi hindi nyo na kailangang bumili or kumain kasi pag pumasok kayo ng airport lounge, everything, lahat ng food is free. Pati yung stay ninyo up to 2 to 3 hours. At least, hindi nyo na rin magiging problema kapag napaaga kayo dito. Kasi nga, di ba, kapag pag may mga international flight naman kayo, at least 4 to 5 hours nandito na kayo. Kasi hindi nyo alam baka mahabang pila sa immigration or baka ma-traffic kayo. Magkaroon ulit ng outage dito sa loob ng airport. And then, at least hindi nyo na, hindi na kayo matataranta na maiwan ng flight. Ang maganda dito, yung credit cards natin is Security Bank. Meron siyang access sa Marhaba Lounge and then sa A-Lounge. And yung A-Lounge guys, bago lang yun. Kaya first time natin matatry kasi this year lang siya inad yung free access sa A-Lounge ng Security Bank. Tapos sa Pags naman guys, ang gagamitin natin credit card ay RCBC. Ang maganda rin guys sa RCBC, you can bring one companion for free early access every time na may international flight kayo dito sa Pags. Tapos sa sa Marhaba at saka sa A-Lounge, sa Security Bank, principal card holder lang ang pwedeng ang pwedeng makapasok. Ano pa ba pwede nating pwede kong sabihin, ano pa ba yung pwede kong gawin? So I guess that's it. Pasok muna tayo ng Marhaba Lounge. Nakapag-try na tayo dyan. Kaya yan muna unahin natin. Tapos Pags and then last natin yung A-Lounge, which is doon na tayo tatambay. Kasi nga first time nating matatry. Okay? So let's go. So guys, dito sa mga airline lounges, papakita nyo lang yung credit card niyo na may free access plus yung inyong mga boarding pass. Dito guys, sa Pags, sa A-Lounge at saka sa Marhaba, dapat international flight ang meron kayo. Kapag domestic flight naman guys, Pags domestic, meron sila sa baba. Pags lang yung may domestic ata. And then the rest is mga international lounge. Pakita ko rin sa inyo kung yung mga other credit cards na pwede dito. Hello po. Okay, sige. Thank you. Sige. Check ko lang. Ayun guys. Sabi ko sa inyo, buti na lang inuna natin yung Marhaba. So, ang Marhaba guys is sarado. Pagsasarado sila ng 12 midnight. Hindi sila 24 hours ngayon kasi itong Marhaba pala, nakalimutan ko, nagdedepende din sila kung merong Emirates na flight. Magiging 24 hours sila. Pag wala, then yan, magkuklo sila ng 12 midnight. So, okay lang kasi meron tayong video guys ng Marhaba Lounge. Siguro isisingit ko na lang siya dito para naman may idea kayo. Basta isisingit ko tapos napakita ko naman sa inyo kung ano yung mga credit cards na ina-accept dito sa Marhaba. So, okay lang. And then, next time na lang ulit to. So, yan yung reception. So, just show your credit card and your boarding pass. Then, you'll have your pre-access na. Tapos, dito guys, yung mga Emirates customer nila. Then, dito naman yung mga non-Emirates customer.
Dito yung lounge, tapos dito naman yung mga restroom, may prayer room, may shower area for male and female, tapos may kitchen for staff. And then may sariling place or area yung mga Emirates customer doon. So dito yung regular customer nila. So expect na yan, may bread, may cocktails, fruit cocktails, may sandwiches, may dessert like macaroons and brownies, my coffee. And then on this side, they have like wine, liquors, yeah. Tapos they have peanuts, crackers, and biscuits. And then, go lang ate. Then may, yes, shout out kay ate, sobrang bait, cucumber water, and cucumber juice. Then on this side, they have, yeah, stir-fried egg noodles with vegetables, chicken barbecue, plain rice, and congee na masarap. Si ate taga-templa. And then soft drinks. So ito yung area, 360 view. Ngayon, sa katabi niya lang meron ditong Pugs. Ang gagamitin natin dito is yung ating RCBC credit card. Tapos check natin. Do meron naman din na akong ano dito, blog. Pero syempre iba pa rin yung ano, current or yung latest. Ayan guys, so nakapasok na tayo dito sa Pugs and good thing 24 hours sila and wala masyadong tao. Actually, kung hindi lang tayo magko-compare, pwede na akong magstay dito. Yung mga couches nila na pwede kayong mid-left, by the way, nakakuha na tayong pagkain. Meron tayong pasta, merong spinach, tart, and then merong yung the famous na siomay, tapos nachos. And konti lang yung kakainin natin dito kasi lilipat tayo ng A Lounge for another lounge experience. So by the way, meron tong continuation doon which is nandun yung mga dessert. Tapos nandito sa likod ko yung mga main food, main dish. Tapos may mga congee, pinakita ko naman sa inyo. Tapos may restroom dito malapit sa reception. And then meron din dito sa loob. Tapos meron din kayong options kung gusto nyo uminom. May San Mig Light doon. San Mig Beer, may lemon water, merong mga wine, and mga rum, and vodka. Actually, favorite ko dito guys, yung ano, itong nachos. By the way guys, baka mapansin nyo, konti yung mga kinakain natin. Dun sa tagal nating ano, almost 1 month na walang upload or walang vlog, nagbalikan na tayo. Balik Alindog program. Ayan, start na ulit ako mag-cardio, exercise. No rice policy tayo ng I think 7 days na. Kaya medyo na-feel kong light yung pakiramdam. Though ano naman guys, mabilis akong tumaba, mabilis akong pumayat. Pag ginusto ko talaga magpapayat, magpapayat ako. Nagkataon lang kasi nagbablog tayo. Kaya gusto kong, alam mo yun,
makatikim or matikman yung mga food na meron doon sa pinupundahan natin. Kaya talagang ano, dire-diretso yung pagtabaho. Pero ngayon, sabi ko nga, syempre, dapat maging healthy tayo kahit papano. Para mas marami pa tayong taon na makapag-vlog at makapag-travel. And syempre, hindi naman ano, hindi ba tayo magpapaka-diet-diet ng bongga talaga pag may travel tayo. Syempre, kakain tayo ng mga food, yung mga talagang ano, authentic food na sinserve or ino-offer dun sa mga bansang pupuntahan natin. Kaya for now, light food lang tayo dito sa mga airline lounges. Then dun na tayo magpapaka-ano, hindi naman magpapaka-busog. Siguro para makapag-try tayo ng marami pang food dun, mga authentic food sa pupuntahan natin. And if ever yung mga accommodation natin may mga gym before, kasi napapansin nyo naman kapag nag-hotel staycation tayo tapos may mga gym, may mga facilities and amenities like gym, yung hotel hindi tayo nag-gym, pero ngayon pag meron, kailangan nating isama siya sa ating vlog routine. Sarap talaga, sarap yung siomay, perfect, nakakatawa talaga kasi in, nakakatawang bumiyahin ng ganito kasi wala masyadong tao. Nakakatawa lang. And then guys, share ko na lang din pala yung mga tips para talagang sure na makakapasa kayo sa immigration and yung mga kailangan requirements na dala ninyo. So syempre, pag may international flight kayo, huwag nyo kakalimutan yung inyong passport. Dapat valid siya at least 6 months. Kung tingin nyo malapit na siya ma-expire, tapos may time pa kayo, mag-renew na kayo. And then, round trip ticket, yun yung mga basic ha, yung parang yung main requirements kapag aalis kayo ng bansa. Kapag haharap na kayo ng immigration, ang papakita nyo lang naman talaga is boarding pass plus the passport. Pero yung pinaka sub requirements na possible hanapin sa inyo, hotel accommodation, tapos if employed kayo, private company, hanapin sa inyo COE, possible ha, hanapin COE at saka ID. Tapos pag may business naman kayo, pwedeng hanapin yung business permit, tapos pwede rin yung bank certificate niyo and bank statement, and then yung proof na meron kayong business. Like kung online seller kayo, yung Facebook niyo, kung ilan yung followers niyo, and so on. Kapag wala naman kayong trabaho, pwede pa rin naman kayo makalabas as long as kaya nyo supportahan yung sarili nyo. Ang pwede lang hanapin sa inyo is yung bank certificate or bank statement. Plus, advantage na rin kung meron kayong credit card kasi possible hanapin yun. Hindi nyo naman kailangan pakita yung statement of account nyo. Papakita nyo lang yung talagang physical card and iti-check nila kung nakapangalan sa inyo. Actually, yun lang guys, yung pinaka-main. Tapos, depende na lang kung may hanapin sa inyo yung iba pang requirements. And guys, kapag nasa pila kayo ng immigration, minsan kasi, kung mapapansin nyo, yung mga immigration officers, nag-profiling na sila. I mean, tumitingin-tingin sa pila kasi syempre, dina-judge na kayo kung feeling nila, mukha kayong kinakabahan, mukha kayong may tinatago. Yun, yun yung mga dapat aware kayo. Plus, baka palagi kayo nga sa phone, which is hindi naman allowed ang mag-phone habang nasa pila ng immigration. Yung baka iniisip may kausap kayo, may nagtuturo sa inyo na kung ano yung dapat yung gawin kapag nasa immigration. Dapat ano lang, chill, and then wear your comfortable travel clothes. Meron pa nga guys naka-chinelas, meron din naka-sando, pero mukha naman maayos tingnan. Huwag naman yung ano, mukhang bibili lang sa palengke. Palagi ako naka-shorts guys kapag umaalis. Tapos naka-rubber shoes, minsan naka-chinelas lang. And then, pagdating nyo ng immigration, isang tanong, isang sagot. Huwag na kayong makwento kasi hindi naman nila kailangan yun. At saka, kapag nagkukwento kayo, mag-open pa yun ng ibang tanong. Kaya, as much as possible, isang tanong, isang sagot. Tapos, kung may mga kasama naman kayo sa pila, kwento mo lang kayo yung normal na para makabawas din kung kinakabahan kayo. Tapos, make sure na pwede nyong paunahin yung mga may flight records na para at least pag time nyo na, tapos tinanong na kung sinong kasama ninyo, pwede nyo ituro na nakalagpas na. Yun lang naman, actually, yun nga. Sabi ko nga kanina, walang tanong sa akin guys. Walang tinanong sa immigration, nakakatuwa. Pero normally naman ang tanong dyan, sinong kasama mo? Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kailan ka babalik? Tapos, anong trabaho mo?
And then minsan meron pa sila mga tanong na lilituhin ka para lang mahuli nila kung may tinatago ka talaga o wala. So anyway, huwag na lang kayo kakabahan, lalo na kung wala naman kayong gagawin kakaiba or illegal. Just chill. Para lang kayo nakipagkwentuhan na, oo, saan ka punta? Sino kasama mo? Yung mga ganun, di ba? So yun, yun lang yung masishare ko. And actually guys, alam nyo ba na dito sa Parks, yung ginagamit kong credit card na RCBC, meron siyang ano, libreng companion isa. Since mag-isa ko actually, may mga groups akong sinalihan sa Facebook, yung about travel, mga DIY travel, mga hangout buddies. Nag-post ako doon. Gusto ko kasi talagang ano, manlibre sana. Like, kumuha ng kung sino lang na pwedeng makasama ko dito. Or bibigyan ko lang ng free access kasi sayang din yung one companion, di ba? Kaso hindi ina-approve nung mga admin sa mga groups kasi nga parang nati-self-offer ako or self-promotion. Though hindi ko naman sinasabi doon na nagbablog ako. Pero yun nga, sayang. Gusto ko sana ano rin, magtanong mga random people na solo traveler na may mga ganitong flight din na nakatambay dyan sa mga boarding gates kung gusto nilang matry. Naisip ko lang din na baka naman ano, yung baka wala silang tiwala, di ba? So, next time na lang siguro yun. Pero sayang, para at least, di ba, may place sila to stay habang nakihintay na kanilang flight. So, yun. So, actually, guys, we are almost done here. Tapos, pupunta tayo doon sa ibang lugar nung Pags. Papakita ko sa inyo kung ano ba meron dito. Ubusin lang natin itong food natin. Then, later, tour ko ulit kayo. Ayan guys, meron silang dessert dito. Tapos may San Miguel ito, beer. And then meron pang spaces. Ayan, medyo mas okay dito, tahimik, kung dito kayo pupwest. Tapos ayan, may restroom. Nandun yung entrance. Tapos pagpupwesto kayo dito, makikita nyo guys sa umaga yung mga aeroplano. Ayan, nakakatuwa, wala masyadong tao rin. Tapos pwede rin kayo matulog dito, ha. So yun lang. Tapos lipat na tayo ng A-Lounge. Alright guys, so we are done sa Pags. And man, napakita ko naman sa inyo. Ayan yung Pags sa likod. Tapos ito yung Marhaba, which is closed na siya. Resume yan guys ng 6 a.m. or 5 a.m. Isang maganda sa Pags is 24 hours palagi. Regardless kung anong flight meron sila, yung Marhaba lang talaga nagdidepend sa Emirates flight. So ngayon, we are now going to A-Lounge for the first time. At ang gagamitin nating credit card ay Security Bank. Ayan o, tingnan nyo yung security o, security scanner. Wala masyadong tao guys. Sige, sa mga upcoming flights natin, maganda tayo. Mag midnight or madaling araw na flight. Walang kahasal-hasal. Sana open, hindi ko pala natanong kung ano, 24 hours. So we'll see. Ito guys, yung elevator. Kanina, paglabas yun ng elevator, left side, ang A-Lounge. Kinakabahan ako kung open or hindi. Oh my God! Sarado siya guys. Ay, sasarado ang A-Lounge. Balik tayo ng Pags. A few moments later. Ayan, so guys, we are back here sa Pags. Buti na lang pinayagan tayo bumalik. Magpapapatay na lang tayo ng oras dito. So ano naman ha, time check, it is mag 1 a.m. na. So meron pa tayong 2 hours. Medyo inaantok ako. Siguro lilipat tayo dun sa likod para maka-edlip tayo. Try natin kung makaka-edlip tayo. Tapos mag-charge tayo ng mga batteries, ng cellphone. Kasi meron pa tayong 1.5 hours. Tapos, next international flight na lang siguro yung ating A-Lounge at saka Marhaba experience. And, sige, sabihin ko na nga, we are going to Bali, Indonesia. For the first time. Kaya magiging exciting to guys kasi first time, somehow mapapakita ko rin sa inyo yung mga guide. Step-by-step guide. Kung ano yung gagawin nyo kapag lapag nyo mismo ng Ngungaray International Airport sa Bali. 2
hours later. What's up, guys? So we are done sa ating PAGS experience. And actually, 3 a.m. na, guys. And pagdaan ko ng Marhaba, open na siya. Pero anyway, next time na lang yun, guys. And by the way, dun sa PAGS, guys, may namin tayong nanonood ng ating vlog. Si Ate Emerald. Ayan. Shout out. At pupunta sila ng anak niya sa Hong Kong. Ayun, nagkaroon kami ng kwentuhan. Tapos, konting tips na rin. And syempre, medyo nakakapagod nga lang talagang lakaran sa Hong Kong, pero may enjoy nyo naman. Ayan, shout out sa inyo at Emerald, tsaka yung anak niya. Ayan, sinabi ko na rin na pumunta tayo ng Bali. Excited daw siya. So medyo napakwento tayo and we still have time naman. Kanina wala masyadong tao sa ano, sa immigration at tsaka sa security scanning area. Pero ngayon parang meron na. Medyo nagkukumpulan na ulit yung mga tao. Siguro yung mga naghahabol ng morning flight. Ang boarding gate natin is 104. And normally naman, kapag si Cebu Pacific, dulo siya. Palagi na lang. Nakakapagod na lakaran kasi dulo talaga. Tapos guys, by the way, 4 hours yung magiging flight natin, guys. From here sa Manila, going to Ngungaray International Airport. And ang ating upuan is, syempre, hindi pwedeng hindi emergency seat. And if ever na makuha nyo yung emergency seat, syempre dapat willing kayo to assist in case of emergency. Ayan guys, so open na. And may Bose Coffee, merong Starbucks, may Kenny Rogers. Ayan, nasa gate 112 pa lang tayo ha. Hinihingal na ako. Ang gate natin, gate 104. So anyway, yun naman din na. Lilipad na tayo, going Bali, Indonesia. So Bali, ano, first time ko. Kaya check natin kung ano nga bang experience ang ibibigay sa atin ng Bali. I guess that's it, guys. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa airport. At least alam nyo na yung mga gagawin ninyo at kung saan kayo pupunta kapag meron kayong mga flight, mapa-international or mapa-domestic. Nakakapagod na lakaran. Pero at least kapag ano, pupunta kayo ng mga like kunyari Hong Kong, Taiwan, malalayo yung mga ano, mga tourist attractions at saka kailangan ng lakaran. You should wear comfortable clothes and shoes. Sige, yan lang muna. Bye bye na. See you on my next travel vlog. Mama, chup chup. Oh, let me up with a bright smile on now. Let me in the dark.